purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po, Sister Len. At sa oras na ito, tayo po ay makikinig ng mensahe ng ating Panginoon at salita ng ating Diyos na buhay. So, kung meron po kayong mga hawak na Biblia sa oras na ito, samahan niyo po ako sa pagbasa. Purihin ang Diyos sa teksto sa umagang ito, matatagpuan sa aklat ng Mateo, Book of Matthew, chapter 9. Matthew chapter 9, verses 10 to 13. Ulitin ko po, Matthew chapter 9, verses 10 to 13. Sabi po rito, "And Jesus reclined at table in the house. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, 'Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?' But when he heard it, he said, 'Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.'" Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayong lahat ay panandalian pumikit at manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa oras at pagkakataong patuloy mong pinagkakaloob na kami ay minsan pang mag-aaral ng iyong salita. Panginoon, patuloy kang mangusap sa iyong mga anak, O Diyos, sa pamamagitan ng mensaheng sa umagang ito, Lord. Patuloy kang maging tuloy naming maunawaan ang kaliliman ng iyong salita. Kaya mo, O Diyos, na ang mga salita mo ay maging pagkain namin na mag-nourish, Panginoon, ng aming kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin ito ay magpapalakas sa amin. Ito ay magtataas ng antas ng aming pananampalataya. At patuloy mo rin gamitin ang iyong lingkod sa oras na ito. Ipuin mo ang aking labi, ang aking isipan, ang aking puso upang epektibo kong ma-deliver ang mensahe mo sa umaga ito. Salamat po, Diyos, sa lahat ng karangalan, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, mula po sa talatang mga binasa natin ngayon, makikita natin ang ating Panginoon. Siya po ay nagpakilala bilang isang doktor. Kaya title po ng mensahe sa umagang ito ay The Good Doctor. Good Doctor. Okay, so kung balikan natin yung scenario na binasa natin, makita natin kung saan ating Panginoon sa Kristo ay nakisalimuha o nakisama doon sa mga makasalanan, sa mga tax collector. Makita natin pagdating sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, pag sinabi mong tax collector, kilala yan na mga mandaraya, kilala yan bilang mga makasalanan. So sila yung tinuturing na mga Pariseo na isa sa mga makasalanan, no? Okay, so ang question lang doon ng mga Pariseo, nagtataka sila bakit ang isang Kristo ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. So dito, makikita natin, ang pinag-uusapan ay mga makasalanan. Pero parang kakaiba yung sagot ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit ipinakilala niya yung kanyang sarili bilang doktor? Okay? Makasalanan, tapos pinakilala niya ang sarili niya bilang doktor. Okay? So alam naman natin, definitely, ang ating Panginoong Jesus by profession ay hindi naman talaga siya doktor. No? Siya po ay isang anak ng karpintero. So pagkakarpintero po ang kanyang alam. No, hindi kagaya ni Luke, by profession talagang alam natin siya ay physician. Okay, pero alam din naman natin na ating Panginoon Jesucristo ay nagpagaling ng maraming may sakit. Okay, marami siyang bulag na kung saan nakakita, bingin na nakarinig, pilay na nakalakad, at marami pang iba. Pero hindi bilang doktor, kundi bilang miracle worker. Okay, pero dito sa Matthew chapter 9, ay makikita natin, sinabi niya kung gaano
kailangan ang isang doktor. Pag ikaw ay may sakit, kailangan mo ng doktor. No? So, tignan lang natin sa mga natural na condition. No? Pag ikaw ay may sakit, ang una mong hanapin, doktor. Lalo tigit sa panahon natin ngayon na pandemya, alam natin na marami ang may sakit. At kung magiging aware lang tayo doon sa mga data na pumapasok, sa census na pumapasok sa ng mga naapektuhan ng COVID-19, ay talagang napakarami pong pasyente. At napakaraming pasyente na nangangailangan ng doktor, nangangailangan ng ospital. Okay, so uli po natin ipanalangin yung mga frontliners po natin, lalo tigit yung mga doktor dahil marami po silang inaatenan ng mga pasyente. So kailangan ng isang pasyente ng doktor. Pero dito sinasabi niya, siya ay doktor na kung saan kailangan siya ng tao. Okay? Pero kung babastihan natin, sabi ko sa inyo, hindi naman talaga siya doktor, pero doktor siya, makukonsider natin siya, siya ay tinatawag na divine doctor, spiritual doctor. Ang ginagamot niya, ang talagang specialty niya, yung tinatawag na spiritual sickness. Okay? Naalala ko po yung isang scenario sa Luke chapter 5. Kung maalala niyo, Luke chapter 5 verses 17 to 25. Okay? Luke chapter 5 verses 17 to 25. Isa pong isang scenario na kung saan makikita natin isang paralisado ang inilaga sa ating Panginoon sa Kristo. Sa verse 17, on one of those days as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in a lay and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up to the roof. They went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. So verse 20, ito po ang sabi, and when he saw their faith, he said, man, your sins are forgiven. Your sins are forgiven. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, who is this who brings or who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? When Jesus perceived their thoughts, he answered, why do you question in your heart? Which is easier to say, your sins are forgiven, or your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? But that you may know, and that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. And immediately he rose up from them and picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Hallelujah. Sorry. Putihan ng Diyos. So, balikan natin yon. Nakita natin isang paralisado ang inilapit ng kanyang mga kaibigan sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero, syempre, ang in-expect nila na itong taong ito ay pagagalingin sa kanyang karamdaman. Pero, instead na physical healing ang pinrovide ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi ron, pinatawad na ang iyong mga sala. Okay? So nagkaroon ng question doon na ating Panginoon sa Kristo ay nagpapatawad ng sala. Pero ang gusto lang nating puntuhin dito, mas nakapokus ang Panginoon sa Kristo doon sa tinatawag na spiritual healing rather than physical. So, nakita ng Panginoon, ang mga doktor po kasi, no, yung mga doktor, meron silang tinatawag na clinical eye. Pagdating pa lang ng pasyente, minsan alam na agad nila kung anong sakit. Although, hindi lang doon sila nagbe-base, nag-i-interview pa rin sila, nagpapagawa pa rin sila mga lab test. Pero,
ng ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos, no, nakita niya, nababasa niya, ang nakikilala niya ang katauhan ng isang tao. At ang taong ito ay hindi lamang physically sick sa kanyang pagiging paralyzed, kundi spiritually sick. Okay? Siya po ay spiritually sick. Yung kanyang kaluluwa ay may sakit. No? So, ibig sabihin, maaaring ang taong ito ay may napakalaking kasalanan. Kaya sabi ron, napatawad na yung mga sala. Okay, so ang ating Panginoon sa Kristo, most likely, ang mas importante sa kanya na gumaling sa atin ay yung ating mga spiritual na buhay. Spiritual healing. Okay? Hindi nila dilala ang paralyzed na ito para sa kanyang spiritual healing, pero yun ang priority ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin, hindi kayang pagalingin ng Diyos ang paralisadong taong ito. Kaya niya. Pero mas naging priority niya yung spiritual healing. No? Kahit naman tayo, kahit tumanggap tayo ng physical healing galing sa Panginoon, pero kung hindi naman tayo magkakaroon ng spiritual healing, no? Nananatili tayo sa ating mga spiritual sicknesses, no, kahit nabuhay tayo, kahit sabihin na natin gumaling tayo, pag tayo ay namatay, na tayo rin po ay maaaring pumunta sa impyerno. Okay, so ganun po ang magiging kalagayan natin. Ang gusto, kaya ang narito ang Panginoon para tayo ay maligtas. No? Secondary na lang po yung mga physical healing. No? So sabi nga natin, salamat sa Diyos kung papagalingin ako ng Panginoon sa aking physical healing. Pero ang pinaka-importante sa lahat, no, yung tinatawag na spiritual healing. Mas importante po yan. No? Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag tayong matakot dun sa mga sa pumapatay sa katawan. Katakutan natin yung pumapatay na sa katawan, pumapatay pa sa ating kaluluwa sa impyerno. Okay? So, yun po ang dahilan kaya po narito ang Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung teksto natin, no, sabi ng Panginoon dun sa mga Pariseo nang narinig na yung bakit nakikisalamuha ang Panginoon o ang si Jesucristo sa mga makasalanan. Pero ang tanging sagot niya lang dito, simple yung kanyang sagot, no? Sabi niya, naparito, okay? Sabi niya rito, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Sabihin, kapag ikaw ay walang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Hindi mo kailangan ng doktor. Pero kung ikaw ay may sakit, kailangan mo ng doktor. Pagdating po doon sa mga pang sumunod na talata, I came not to call the righteous, but sinners. Kung ipaparalel po natin, pag sinabi mong righteous, para sa Panginoon, yan yung mga walang sakit. Hindi nangangailangan ng kaligtasan, hindi kailangan ng tagapagligtas. Kasi para sa kanila, sila ay righteous. Okay, pero kung ikaw ay may sakit, speaking of spiritual sickness, kapag ikaw ay may sakit, kailangan mo ng doktor. At dito pinapakilala ni Jesus Christ yung kanyang sarili bilang doktor ng mga makasalanan. Kung babalikan din natin, saan ba nagsimula ang tinatawag na kasalanan o saan ba nagsimula ang tinatawag na pagkakasakit? Okay? Kung ginikha ng Diyos ang unang tao, ito po ay perfect na nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Walang kasalanan, walang sakit, walang pagdududa, walang takot, walang kahihiyan, wala lahat yan, walang sakit in other words. Pero nung pumasok po ang tinatawag na kasalanan, pumasok na rin po ang tinatawag na kamatayan, pumasok na rin po ang sakit. Kung sinabi nating kasalanan, ito po ay may pagkakahulugang malayo sa presensya ng Diyos, nalayo sa presensya ng Diyos. Okay? So, yun po yung nangyari. So, in other words, nung una pa lang po, no,
nung sa, mula pa lang doon sa kasalanan ng unang tao, ito po ay minana natin. Minana natin. No? Maging yung mga sakit ay minana natin. Okay, so spiritually, we are all sick dahil sa tinatawag na kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala, no, sa harap ng Diyos. Kaya siya naparito sa lupa, kaya siya nagkatawang tao para sa ating mga kasalanan. Okay, upang tayo ay matubos dun sa ating mga kasalanan, upang tayo ay mapagaling sa ating mga sakit, upang mapagaling sa ating mga sala. Okay, so kailangan po, para tayo mapagaling sa ating mga kasalanan, kailangan po mapatawad yung mga kasalanan na meron tayo. So may kinalaman ba yung kasalanan doon sa sakit? Meron po. No? May kinalaman po yan. Kaya tayo nagkasakit ay dahil sa kasalanan. Meron nga po na mga sakit na kung saan bunga ng kasalanan. No? Kaya minsan naisip nila, narurusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, naisip nila, gano'n. Okay? Pero, tignan natin dito, sa mga ang gusto kong bigyan ng parallel, yung natural healing na ginagawa ng doktor at yung divine healing na ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan ng tao, ng isang may sakit, ang isang doktor. At bilang tao naman na makasalanan, kailangan din natin ang ating Panginoon Jesucristo para pagalingin tayo sa spiritual na sakit at karamdam. Okay. So tignan natin yung parallel nito. Kung paano nagpapagaling ang mga doktor, kung paano naman nagpapagaling ang ating Panginoon Jesucristo. Okay. So una po, para tayo ay makaranas ng kagalingan galing sa doktor, kailangan nating magpakonsulta. Okay? So, kailangan nating konsultasyon. Paano ka gagamutin kung hindi ka magpapakonsulta, kung hindi ka lalapit sa Diyos, kung hindi ka pupunta ng ospital. So, ngayon nga po, marami na rin pamamaraan ng pagpakonsulta. Meron tayo sa amin po, meron ang tinatawag ng telemedicine na kung saan virtual na rin po ang pagpakonsulta. So, kailangan masabi mo kasi kung ano yung mga nararamdaman mo, masabi mo kung ano yung kailangan mo, ano yung iyong complaint. Okay? Pero maraming tao parang hesitant po na pumunta sa doktor. Marami akong kilalang tao, mga Kristiyano, mga hindi, ay parang hesitant na pumunta at lumapit sa doktor. For some reasons, unang-una na siguro, financial reasons. Diba? Parang gastos, no? Pag ikaw ay nagpa-doktor ngayon, no? Talagang, lalo na pagka nasa private ka, talagang konting konsulta lang, malaki na yung babayaran. So, for some reasons like financial reasons, talagang ang hirap magpagamot ngayon. So, siguro, inisip nila, kaya ko na to. Siguro, inuman ko na lang ng gamot. Or some are very busy, no? Masyadong abala nga naman din pagka ikaw ang pumunta at pumunsuta sa doktor, talagang yung imbis na ikatrabaho mo, talagang kailangan magbigay ka pa ng oras para sa mga doktor. Kaya minsan inisip nila, siguro kaya ko na itong gamutin. Band-aid lang katapos. Minsan na, ganun sila ka-reluctant lumapit sa mga doktor. Another thing is, ini-ignore nila. Wala to. Malita buko lang ito, mawawala din. Kung ganyan yung mga kaisipan ninyo, siguro, naiintindihan nyo kung yung ibig, kano yung ibig yung sabihin. Minsan, ngayon kasi pagka nilagnat ka, matatakot ka na. Parang, kung mapasok sa isip mo, makaka-COVID dito. Ilagnat ka pa lang. Okay? So, minsan, ang isang reason, kaya reluctant din tayong pumunta sa doktor, may takot tayo. Ako, baka dalhin ako sa COVID area. Okay, baka mamaya, may, minsan natatakot tayo dun sa
maging findings ng doktor. Baka sabihin may cancer na ako. Baka sabihin may COVID-19 na ako. So, takot tayo. So, we rather mag-self-medicate na lang. Dito na lang ako sa bahay, magkukulong na lang ako. Diba? Meron ganun. Dahil sa takot. Dahil either takot tayo dun sa magiging diagnosis natin, or minsan may mga meron namang iba, natatakot pumunta sa ospital, natatakot pumunta sa doktor, kasi dun sa treatment na gagawin. O baka injection na ako, takot pa naman ako sa injection. Okay? So, yun yung mga reasons, kaya parang ang hirap, no? Mahirap lumapit sa doktor. Maaring ganon yung inyong mga kaisipan. No? Alam ko po yun dahil ako po ay nagtatrabaho sa ospital. Minsan may mga pasyente kami na darating sa amin ay malala na. No? Kasi hindi dahil sa takot nga nila pumunta ng ospital, eh, pero ang ending naman, pupunti rin naman sila sa ospital kung kailan malala na. At isa pa po ay isa pa pong factor na nakikita natin dito is pride. Kasi wala silang tiwala sa doktor. Wala silang tiwala sa medisina. Wala silang tiwala sa gagawin sa kanya. Okay? Mas naniniwala siya dun sa kanyang sarili. Naniniwala siya na kaya ko na to. No? May mga nabasa ako, nag-google lang ako, alam ko na kung ano yung gagawin ko sa sarili. Hindi ko kailangan ang doktor. Okay? So, yun po. So, kung ganun yung ating attitude towards the doctor, medyo may problema po tayo. Pero pagdating naman din po sa ating Panginoon sa Kristo, minsan, di ba parang ganun din yung ating attitude? No? Minsan, may takot tayong lumapit sa Panginoon. Tayong lumapit sa Panginoon, bakit? Takot tayong makita ng Diyos o sabihin ng Diyos na ako ay makasalanan. So, di ba? May mga instances na nung araw, nung ako ay ini-invite, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, pag ini-invite ako sa Bible study, bakit ako? So, marami naman diyang mas kailangan yung imbitahan, mas makasalanan. Ito, invite yun, marami. Manginginom yan, ganito yan. Sila ang kailangan umaten dyan. Ako, okay na ako. Nang hindi naman ako ganun, kalaki yung kasalanan. So, minsan ganun yung attitude natin. Iisip natin yung sarili, yung pagiging self-righteous natin. No? Para bang sinasabi natin, konti lang yung kasalanan ko, mas kailangan nito si Kristo kasi mas marami siyang kasalanan. So, minsan meron tayong pride. Meron tayong fear minsan din dahil pag umatenda ko dyan, maraming pinagbabawal dyan. Baka itong bisyo ko na to ay biglang alisin sa akin. Diba? Meron mga ganong pagkakataon. So spiritually, ayaw nating lumapit sa Panginoon. Okay. Kung tutuusin, walang ibang kayang magsolusyon sa'yo. Lagi natin tandaan. Minsan kasi inisip natin, wala tayo sa Panginoon. No? I'm fine. I'm good. I don't need Jesus. I don't need a doctor. No, maayos naman ang maayos ang buhay ko. Pero magugulat tayo kung lalapit tayo sa Panginoon, makikita natin ang presensya ng Panginoon. Doon lang natin makikita na kung gaano tayo karumi sa harap ng ating Diyos. Kung gaano tayo kamakasalanan sa harap ng Diyos. Pag tayo ay marumi at lumap at ang kasama natin ay marurumi din, ang tingin natin sa sarili natin, malinis pa nga ako eh. Kumpara sa mas maruruming sama. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, sa isang banal na Diyos, makikita mo yung sarili na marumi ka pala. Okay? So kailangan natin lumapit sa Diyos. Kailangan natin lumapit sa doktor. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kay Dr. Jesus na hindi lamang physical healing ang kayang i-provide sa iyo, kundi higit sa lahat ang priority ng ating Panginoon ay yung tinatawag na spiritual healing. Okay? So, anuman yung mga bagay na nagpipigil sa atin para lumapit sa Panginoon, pupunta at lalapit din naman tayo sa Diyos. Siya rin naman ang kailangan natin. Kasi kung kasalanan, ang magiging
kailangan nating magkaroon ng healing. Kung kasalanan ang kailangan mabigyan ng kapatawaran, tanging si Kristo lang ang makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Tanging Diyos lamang, no? Tanging dugo niya lamang ang kanyang itinigis para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. No? So, yan natin. Pag kinocompare natin yung physical sa spiritual healing, no, makikita natin, halos parehas lang. No? Halos parehas lang in a sense na kailangan natin ng doktor physically, kailangan din natin ng doktor spiritually. At ang tanging doktor na makakapagpagamot ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yung mga doktor po na natural doctor, sila po ay mga nag-aral, no? Ilang taon nag-aral, talagang halos memorize nila ang anatomy, physiology at mga maraming libro na binasa para eksaminin ang lahat ng bahagi ng katawan ng tao, ang sistema ng tao, upang maging ma-master nila ito, maging familiar sila rito, na kung ano man yung maging sakit na meron to, alam nila kung ano ang dapat gawin. So ganun din siguro sa ating Panginoon sa Kristo. Itong mga doktor na ito nag-aral, pero ang ating Panginoon sa Kristo, hindi na kanya kailangan pag-aralan ang tao. Hindi niya na kailangan pag-aralan ang sistema ng tao. Hindi niya na kailangan pag-aralan ang bawat himay-may ng tao. Bakit? Dahil siya mismo ang lumikha sa tao. Alam niya ang lahat ng ating pagkatao, lahat ng binubuo ng tao. Sabi nga ng banal na kasulatan, kahit niya po buhok natin, bilang niya. Ibig sabihin, ganun niya tayo kakilala. No? Ang mga doktor, hindi kayang bilangin yung buhok natin. Okay, so mas mataas siya pagdating sa mga doktor. Dahil siya mismo ang lumikha sa tao. Alam niya, no? Alam niya kung ano yung tunay na sakit natin. Minsan ang doktor nagkakamali pa. Pero ang Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman magkakamali. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Kung ano yung sakit natin. Kung ano yung ba yung talagang kailangan. Mas kailangan ng taong ito yung spiritual na healing kesa sa physical healing. Pero hindi nangangahulugan, hindi niya kaya magpagaling. No? Kaya niya rin, pero alam niya kung ano yung need natin. Minsan lumalapit tayo sa Diyos kasi alam natin, kala natin, eto yung kailangan ko. Pero alas, mas alam ng Diyos yung tunay na kailangan mo. No? Mas alam niya kung ano yung tunay na pangangailangan natin. Minsan yung masakit natin, bunga lang pala ng kasalanan na pag napatawad itong kasalanan ito, nagmamanifest lang po sa ating mga kapatid. Okay? So, ganun po, kabuti ang ating Panginoon. At kung naghahanap tayo ng good doctor, definitely, pinapakilala ko po sa inyo, ang good doctor, nilang good doctor is the best and great physician, walang iba, kundi si Dr. Jesus. Praise God. Hallelujah. Okay. So, sabi ron, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba, naparito ako para sa mga may sakit at hindi dun sa mga magagaling, hindi dun sa mga walang sakit, naparito ko sa mga may sakit. Ibig sabihin, sa scenario na yun, wala namang may sakit eh. Yung mga, ang scenario na yun, walang may sakit na makikita natin, wala namang bulag dun, walang bingi, walang pilay, or anumang kapansanan, pero sabi niya, narito ako para sa mga may sakit. Ibig sabihin, yung spiritual sickness ang tinutukoy ng ating Panginoon. Hindi ako naparito sa mga righteous. Naparito ako sa mga sinners. Naalala ko yung isang tagpo sa Luke chapter 18. Alam ko, alam niyo rin to. Sa Luke chapter 18, okay, yung rich man, ruler, sabi dito, sa Luke chapter 18, verse 18 to 23, ang sabi, as a ruler asks him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness,
honor your father and mother. And then in verse 21, he said, and this I have kept from my youth. When Jesus heard this, he said to him, one thing you still lack. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. But when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Okay. So ano makikita natin dito? May isang lumapit sa ating Panginoon sa Kristo na kinonsider niya ang kanyang sarili na righteous. Ibig sabihin, sinasabi niya lang dito mula dun sa kanilang conversation, sinasabi niya rito, wala akong kasalanan. Bakit? Lahat ng kasulatan ginawa ko, nasunod ko mula sa aking pagkabata. So sinasabi niya rito, hindi dito ako bilang righteous. And hindi na parito ang Panginoon sa mga righteous. Sabi niya, naparito ako sa mga makasalanan. So, ibig sabihin nito, hindi niya kailangan ng Panginoon. Pero, dahil nababasa ng Diyos ang isip ng tao, dito niya nakita yung kahinaan ng taong ito. So, dahil sa kanyang kayamanan, sabi niya, wala sa kanyang kayamanan, ang hirap bitawan ng mga kayamanan dahil nandun yung kanyang puso sa mga kayamanan na yun. So, dito nakita ng Panginoon yung kanyang sakit. So he is spiritually sick then dahil mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon, especially kung yung isang Panginoon mo ay ang pera ng sanlibutan. Okay, so naging napakahirap para sa kanya na i-give up. Okay, so dito pinakita na ang taong ito is spiritually sick. Okay, so sabi niya natin, consultation. Very reluctant tayong lumapit sa doktor, very reluctant tayong lumapit sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon naman ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Naghihintay lang siya. Kung marami tayong reasons para masabi na hindi ko kailangan ng doktor, hindi ko kailangan ng Panginoon, hindi ko kailangan si Kristo. No? Meron din naman ang paanyaya at offer ng ating Panginoon sa Kristo. Alam naman natin yung Matthew chapter 11 verse 28. Diba? Sabi rito, come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest. I will give you rest. Bibigyan ka ng kapalingan, bibigyan ka ng kagalingan dun sa matagal mo nang dinadalang mabigat, no? Yung kabigatan. Okay, take my yoke upon you and learn from me, and I am gentle and lowly in heart, and I will find rest for your soul, for my soul is easy and my burden is light. Okay? So, kung lalapit lang tayo sa ating Panginoon, handa niyang patawarin ang lahat ng ating mga sala. Kahit gaano malaking kasalanan. Kahit na ang kasalanan na yan ay tinanggihan na ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi kaya patawarin ng tao ng Diyos. Kaya kanyang patawarin. In fact, ibinigay niya yung kanyang buhay, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at inalaw niya na tumigis ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan, ng ating mga kasalanan. Hinihintay niya lang tayong dumapit sa kanya. Hindi, mahirap sa isang doktor na pagalingin ang isang pasyenteng hindi lumalapit sa kanya. No? Unless talagang nakikita niya na at nandoon siya. Pero kung minsan ang hirap, no? Ang hirap na malaman kung ano yung sakit mo kung hindi ka lalapit. No? Meron kasi tayong free will. Ang gusto ng Diyos, kusang loob tayong lumapit at umarap sa Kanya. Hinihintay niya lang tayo. No? Anytime na tumawag tayo sa Kanya, no? Maraming may ilan sa inyo nakikinig ay medyo nagdadalawang isip sa paglapit sa Panginoon. Hindi katatanggihan ng Diyos. Hindi katatabuyan ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang iyong pagkasala, kailangan mo lang ay maging sincere sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Kanya-kanya at ang Diyos ay kaya kang pagalingin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Okay, so the time na tayo ay lumapit sa doktor, ano yung unang gagawin ng doktor sa atin? Actually, dalawang bagay ang ina-expect natin pag lumapit tayo sa doktor. Number one, ina-expect natin na pag lumapit tayo sa doktor, i-diagnose niya tayo. Ibig sabihin, aalamin niya kung ano yung sakit natin. Okay? At malaman niya kung ano yung sakit natin. Pero, paano niya malalaman ang sakit natin? No? Ito ay sa pamamagitan ng mga pag-examine na gagawin sa atin. Okay, so number one is he's going to diagnose us. At ang pangalawang ina-expect natin na lumapit tayo sa isang doktor ay iti-treat tayo, iti-cure tayo. So magkaroon tayo ng diagnosis at magkaroon tayo ng treatment or cure. Yun yung inaasahan natin na pag lumapit tayo sa Panginoon at pag lumapit tayo sa isang doktor, tayo ay malalaman natin yung sakit natin at the same time, ano yung magiging gamot doon sa sakit na na-discover sa atin. Okay? So, ganun din po sa Panginoon. Una, diagnosis. Sinabi mong diagnosis based sa tinatawag natin dictionary, it is an act of identifying the disease from its signs and symptoms. No? Pag may pasyente po na lumapit sa amin sa ospital or sa isang doktor, no, hindi kagad sasabihin ng doktor, ito ang sakit mo. So maraming interview, maraming physical examination na gagawin. Maraming kukunan ka ng vital signs, maraming itatanungin ka sa mga sakit na nararamdaman mo, sa mga complaints, sa mga signs na nakikita sa iyo, mga symptoms na sinasabi mo. So, doon sa mga sinasabi mo sa mga physical exam at minsan yung kinakailangan ipalaboratory ka, kung kinakailangan i-work up ka, ginagawa po yun hanggang sa mag-come up sila sa isang desisyon na ito ang iyong diagnosis. Pag lumapit kayo sa doktor, huwag kayong aalis hanggat hindi niya sinasabi sa inyo kung anong sakit. So sila ang ano ang na-discover nila after all those tests, after all those interviews, ano yung sakit mo. Okay? So lumalapit ka ron dahil alam mo na merong kang sakit. Alam mo na merong kakaiba sa iyo. Alam mo na hindi ka normal, no? Kailangan mo ng isang doktor. Okay, although ngayon kasi kahit na wala kang nararamdaman, meron tayong mga sa mga kumpanya na nag si-require ng annual checkup, no? Minsan kahit wala tayong nararamdaman, nagugulat lang tayo during yung annual checkup, ma-discover may sakit ka pala pero wala pa naman nararamdaman. No? So, yun po. No? So, makita natin, kailangan alam natin, expect natin na tayo ay ma-diagnose na tama ng doktor. Okay? So, kung tayo po ay tinatawag na healthy, hindi natin kailangan ng doktor, pero kung tayo ay sick, alam natin, kailangan natin ng doktor upang maalaman natin kung ano yung sakit natin. No? Kaya minsan, parang reluctant din tayo pag lumapit sa doktor, di ba? No? Para bang pride tayo na sinasabi ko, wala akong sakit. Parang insulto sa akin pag sinabi mo may sakit. Kaya ko nakakapag-push up ang no? Especially, hindi ang sinabi natin doktor, hindi lang naman sa physical. No? Lalo na siguro kung sabihin mo na may nagsabi sa iyo o may nag-advise sa iyo na bakit hindi ka magpatingin sa psychiatrist? Ano magiging reaction mo? Pag sinabi mo, patingin sa psychiatrist, anong palagay mo sa akin? Nababaliw, di ba? Yun yung ano na ayaw nating masabi na tayo ay hindi natin masabi na tayo ay may problema rin minsan sa pag-iisip. Okay? Dahil nga doon. Kaya ayaw natin lumapit. No? Ayaw natin lumapit sa mga psychiatrist dahil ayaw natin matag o ma-identify na, ay, bakit nagpatingin sa psychiatrist? Kala nila yung malapit sa psychiatrist yung mga baliw lang.
hindi. No? Para makita lang din kung ano talaga ang problema natin maging sa pag-iisip. Okay, so physical, mental, spiritual sicknesses, ay alam natin lahat yan ay pawang sakit na nangangailangan ng isang Muslim. Okay? Okay. Pero alam naman natin, ano, pag physical death, pag hindi natin, hindi tayo lumapit sa doktor, at pag pinabayaan natin, pag yan lumala, ang end result niyan ay kamatayan. Okay? Kung simpleng bukol yan na natanggal ka agad, ay at least nagamot siya ka. Pero kung simpleng bukol yan na binabayaan mo, lumaki, na lumaki at naging cancer, alam natin ang kahantungan niyan ay kamatayan. Okay? Pero ganun din sa kasalanan. No, kala natin sa physical lang ang end result ng kamatayan, hindi po. Mas nakakatakot na hindi magamot yung spiritual sicknesses. Bakit? Kasi pag ikaw ay namatay, meron pang pangalawang kamatayang naghihintay sa'yo. At yun ay mas mahirap. Kahit nga makaranas ka ng physical death, pero kung pagkatapos ng yung physical death ay eternal life naman yung kahantungan mo, okay lang na mamatay ako. Diba? Pero kung mamamatay ka na nga, after mo mamatay ay mamamatay ka uli spiritually, no, sa hirap na sa hirap, or sabihin natin yung tinatawag na spiritual death, no, ikaw ang yung kaluluwa ay magsasuffer sa damnation, sa impyerno, na yun yung magiging mahirap. You will be doomed to eternal death and suffering. Okay, so yun lagi nating alalahanin. Huwag nating pabayaan yung ating spiritual na. So, tignan natin, no? Diagnosis. So, paano natin malalaman, o paano malalaman ng doktor na kung ano yung sakit mo, kung saan nagbe-base sila dun sa mga signs and symptoms. Okay, lalo na siguro, ang pinakamagandang signs and symptoms ay yung pain. Once you, ano, nakaramdam ka ng sakit, ibig sabihin there is something wrong in your physical body. At kailangan ma-identify ng doktor yan, saan nang gagaling yung sakit. Okay? Minsan kasi ang ginagawa, uminom ka ng gamot sa kirot, nawawala yung kirot, pero babalik ulit. Pero dapat ma-discover natin kung ano talaga yung sakit mo, na nagtunay na nagko-cause ng pain. No, minsan, ginagamot lang natin, temporary, pero hindi natin tinitignan yung pinakaugat kung bakit mayroon. So, ganun din. No? Dapat dinidiscover din natin bakit ba ako bumabagsak sa ganitong uri ng kasalanan. Okay? So, kailangan inaalam din natin yung mga bagay na. Okay? So, nagbe-base sila sa signs and symptoms. Okay? So, ganun din. Spiritually, yung mga signs and symptoms din tayo nararanasan. No, minsan, pag ikaw ang nagawa ng kasalanan, minsan hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog dahil naalala ko yung ginawa ko mali. Hindi ako makakain. Naalala ko yung pagkakamali na gawa ko doon sa taong yon. So, meron tayong feeling of guilt. So, nakukonsensya tayo. Okay, no? For how many Sundays na pag-aralan natin yung natang na Christian conscience, kung paano tayo minsan nababagabag, nakukonsensya doon sa mga kasalanan o pagkakamali na nagawa natin. So, yun yung mga symptoms na lumalabas sa atin. Hindi tayo makatulog, meron tayong takot. Naalala niyo yung mga unang tao sa Eva Chiedan. Kung tayo na sila yung nagkasala, ano yung signs na nakita sa kanila ng Diyos? Hinahanap sila ng Panginoon. Nasaan kayo? Okay, bakit na? Nasaan kayo? Nagtatago sila. Bakit? Out of fear. No? Yun yung nakitang signs. Bakit kayo nagtatakot? Bakit kayo nagtatago? Kasi nakubad kami. Bakit kayo nahihiya?
No, ibig sabihin, kinain nyo ba yung bunga na ipinagbabawal ko? So, ibig sabihin, nalaman, nakita natin na mangyayari lang sa kanila yon kung sumuway sila sa ipinag-uutos ng Diyos. So, tayo, ganun din tayo. Tayo sumuway sa utos ng Diyos. Ito ay nagbubunga ng kahihiyan. Ito ay nagbubunga ng takot. Ito ay nagbubunga ng maraming bagay na kung saan hindi tayo nagiging normal. Tayo ay nagkakasakit. Na pag napabayaan ay maaring mag-cause, no? Kahantungan nito ay kamatayan. Gaya ng sinabi ng Diyos na pag kinain niyo ang bunga na yan, kayo ay siguradong mamamatay. Okay? So, hindi man nila naranasan initially yung physical death or spiritual death ng time na yon, pero alam natin, pumasok yung sakit, pumasok yung disaster, pumasok ang maraming bagay nung sila po ay nagkasa. So, panitin po tayo. Meron po tayo mga signs and symptoms na lumalabas po sa atin. Okay? So, kailangan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Romans chapter 2, verse 14 and 15, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, according to Apostle Paul, sabi nito, for when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires. They are the law to themselves, even though they do not have the law. Okay? They show that the work of the law is written in their hearts, while their conscience, okay, ito sinasabi natin conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Okay, so ito po ang pasok ng tinatawag na conscience, no? Sila nagkakaroon ng conscience kasi nakabase ang kanilang kasalanan doon sa batas. Kaya nagkasala ang mga unang tao dahil sa pagsuway sa isang batas. Okay. Pero nung time na dumami ang batas, naging 10 yung batas, yung 10 utos. Yung isang batas nga hindi nasunod, ginawa pang 10. Lalong hindi nasunod. At nakita natin sa habang dumadami ang batas, lalong nagkakasala ang tao. Ibig sabihin, pala, ang kautusan pala nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasala. The more na binibigyan tayo ng utos, the more nagkakasala tayo. Eh, ganun lang pala, bakit binigay pa ng Diyos sa kautusan? Alam naman pala ng Diyos na hindi natin kayang sundin ang kautusan. Bakit ibinigay niya pa ang mga utos? Well, actually, binigay ng Diyos ang mga utos, hindi actually kaya ibinigay ng Diyos ang mga utos para malaman ng tao na wala tayong kakayanang sumunod sa utos. Bitin ko po. Hindi binigay ng Diyos ang kautusan para masunod natin ito dahil alam ng Diyos hindi natin gusto kayang sundin. Dahil kung kaya rin lang natin sundin ang buong kautusan, hindi na kailangan bumaba ng ating Panginoon sa Kristo, no? Para maging daan ng kaligtasan. Kung ang magiging daan ng kaligtasan ay ang pagsunod sa kautusan, no? At kaya naman ng taong sumunod dito, hindi na isusugo niya kanya. Kaya na malpalan niya yung iligtas yung sarili ninyo, bakit ko pa isusugo? Pero alam ng Diyos na tayo ay kapos. Tayo ay kulang. So ang reason kaya ibinigay ng Diyos ang utos para ma-realize ng tao, para ma-realize mo, ma-realize natin na hindi natin kaya ang mga bagay na ito. Tayo ay babagsak at babagsak pa rin sa kasalanan. Ibig sabihin, wala tayong kakayanan. Kailangan natin ng Panginoong Jesus. Kailangan pa rin natin ng Diyos. No, yung pamamaraan ng Diyos. Yung pamamaraan ng Diyos pag pananampalataya sa kanyang buong na anak. Sabi ng James chapter 2 verse 10, sabi rito, for whoever keeps the whole law, yet he stumbles at just one point, he is also guilty of breaking
homolog, ibig sabihin, 10 utos, isa lang ang sinuway mo ay pagsuway sa 10. So, well, hindi ka pwedeng magmalaki. Yung pwedeng sabihin, ay, mas magaling ako sa kanya kasi isa lang yung kasalanan ko siya, 10. Kaya mas banal ako ng konti sa kanya. At sinabi ron, pag nagkasala ka dun sa isa, no, equal yung kasalanan ninyo. No? Yung sabihin, mas mababaw na impyerno lang yung pupuntahan mo, hindi. Impyerno pa rin yun. No? Hindi pwede sabihin na mas mag-aanggang naman siguro yung parusa sa akin kaysa doon sa parusa ng napakaraming kasalanan. Hindi. Kasalanan ay kasalanan. No? Dito masasabi parang unfair ang Diyos. Yung mensahe na nakarang linggo, unfair ang Diyos. No, ito lang yung kasalanan ko, maliit lang. Umupit lang ako siya yung nagnakaw ng napakaraming pera. Pero parehas yung judgment namin. Okay? Pero ang sinasabi naman dito, pagka sumunod naman tayo ayon sa gusto ng Diyos, ayon sa kaparaanan ng Diyos, na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng tanging daan, walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Kahit napakalaki ng kasalanan mo, pero lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, inamin mo na ikaw ay makasalanan, mas dadaigin mo pa yung taong ko konti lang ng kasalanan, pero hindi marunong lumapit sa Diyos. Nagmamalaki, nagmamataas. Okay? So, ganun po, no? Dapat alam natin na ang lahat ng yan ay kasalanan. Ay kasalanan, ay kasalanan. Minsan po kasi sa minsan di tayo lumalapit sa doktor kasi minsan wala tayo naman nararamdaman. Or ganun din naman sa Panginoon. Okay naman ako, hindi ko naman kailangan lumapit sa doktor kasi feeling ko malakas naman ako. Wala naman ako nararamdamang sakit. Wala naman, di naman ako inuubo, di naman ako nilalagdag. Dapat kailangan akong lumapit sa doktor. So, minsan may mga sakit na hindi lumalabas sa mga signs and symptoms, so yung mga tinatawag nating asymptomatic. Magugulat ka na lang, wala kang lagnat, wala ka namang upo, hindi makatilalamunan mo, may pang-amoy ka, may pang-lasa ka. Pero nung nagkataong naswab ka, positive ka pa, nangyari yun. Diba? Ibig sabihin, pwedeng may sakit ka na hindi mo alam. Na feeling mo fine ka, feeling mo good ka, feeling mo healthy ka. Pwede pong mangyari yun. No? Kaya minsan sinasabi natin, iba na lang. Iba na lang. Ang lapitan, iba na lang invite ninyo. Hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ang Panginoon sa Kristo. Kampante ako sa buhay. Okay. Minsan walang pain, walang wrong na nararanasan tayo. Pero makikita natin, hindi lang natin alam. No, hindi lang natin alam. Na pag lumapit pala tayo sa Panginoon. No, kasi minsan ang hindi natin nararamdaman yan kasi nakikita natin yung iba na mas naghihirap. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, makikita natin marami pala akong pagkukulang, marami pala akong pagkakasala. Okay, so papaano kung sa natural po ang mga doktor ay nagda-diagnose sa pamamagitan ng interview, sa pamamagitan ng mga test, x-ray, laboratory, at iba pa. So sa atin naman, ano naman po yung magiging basis natin o basihan natin para masabi nating tayo nga ay may sakit. Tayo nga ay spiritually sick. Paano natin malalaman? Kasi minsan nakita natin, hindi naman kasalanan itong ginagawa ko eh. Paano magiging kasalanan itong ginagawa nga ng marami ito? No, tanggap na ng tao na ganito. No, hindi masama ito. So, may mga bagay na alam natin hindi mali, pero sa harap ng Diyos, yan ay mali. Na magdudulot sa atin ng sakit. Okay? So yung tinatawag na objective test ng spiritual health natin ay walang iba kundi ang kautusan, kundi ang banal na kasulatan ng ating Bible po ang magsasabi
kung tayo po ay nagkakasala. According to Romans chapter 3 verse 20, Romans chapter 3 verse 20 ang sabi rito, I would not have known what sin was except through the Lord. No? Kaya ko lang na-discover na kasalanan pala ito, mali pala ito. Bakit? Nabasa ko sa banal na kasulatan. Ayaw pala ng Diyos ito. Hindi pala itong kalooban ng Diyos. So doon lang natin, doon tayo nagkakaroon ng realization, mali pala ako. At pag na-realize natin mali tayo, ang para tayo magkaroon ng kagalingan sa sakit niyan, hihingi natin ang tawag sa pagsisihan natin kung ano yung mga kasalanan natin. So, hindi natin nakikita yan kasi hindi natin nababasa ang Biblia. Kasi hindi tayo lumalapit sa Diyos. Okay. Pero once you disobey the law, then you are sick. Pag nabasa niya sa Biblia, bawal ang pumatay. Okay, hindi naman ako pumapatay eh. Okay, tapos pagbasahin niyo yung New Testament sa Matthew chapter 5, yung pangaral sa yung preaching, yung pagkatapos ng Beatitudes, nakita natin yung mahabang preaching doon, sinabi, no? Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, pag ikaw ay sobrang nagalit sa iyong kapatid, no? Halos ito ay equivalent sa pagpatay. Sabi rito, huwag kayong mangangalun niya. Hindi naman ako nangangalun niya, pero hindi natin alam, no? Maging yung mga tao pala or yung mga halimbawa, mga lalaki na tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, no? May lustful thinking, no? Siya po ay equivalent, nagkakasala ng pangalan niya. So doon pa lang nila na-realize, ganun pa lang, nagkakasala na ako. So, pag ganun ang iyong kaisipan, ganun ang iyong attitude, ganun ang iyong kalagayan, consider yourself sick and you need a divine doctor, which is, who is Christ Jesus. So, every time na nakita niyo yung sarili niyo, halimbawa sa pangangaral na ito na kita niyo, narinig niyo na may mga bagay na mali sa akin, no? Kasi pag nabasa natin, narinig natin ang salita ng Diyos, no? Siya'y magbibigay sa atin ng conviction na magsasabing mali ang ginagawa mo. Kailangan mong baguhin ang iyong sarili. So, yun yung siya rin magkukonvict sa atin at magsisi sa ating mga sala. Kahit tayo po mga Kristiyano, no, may mga pagkakataon na hindi naman ibig sabihin na Kristiyano na tayo ay totally huli na kagad tayo. Dumadaan tayo sa proseso ng pagiging banal, pero may pagkakataon bumabagsak pa rin tayo sa pagkakasala. Although hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Pero once na nalaman natin na ito ay mali, once na nalaman natin na ito ay kasalanan, agad tayong bumupunta sa 1 John 1:9. Kung tayo ay may kasalanan, kailangan natin umpisal, kailangan natin ihingi ng tawad, tayo ay pagkakalooban ng kapatawaran. Okay, so, ganun po. So, once na tayo ay sumuway sa utusan ng Diyos, consider yourself na nagkasala sa Panginoon, a sinner that needs spiritual healing galing sa Panginoon. Or else, minsan kasi, pag pinalampas natin yung, sabihin natin, maliit, kasalanan lang yun. Oh, wala naman nangyari. Para namang, mukhang okay naman. Mukhang hindi naman yata nakita ng Diyos. Or mukhang, hindi naman nakita ng kapatiran. Or, wala naman nangyari sa akin. Baka, mukhang okay lang naman. No? Pero alam natin, sabi ng Biblia, ito ay definitely mali at kasalanan. So hanggang sa ito ay inalagaan mo, hanggang sa hindi ka na nagigilty. Mas mahirap yun kung hindi ka na nagigilty. Na para bang pag ginawa mo siya, wala nang nagbubulong sa'yo o nagsasabi sa'yo, mali yan. Napaniwala ka na okay lang yan.
napaniwala ka na, nadaya ka na nakalaban, okay lang yan. Hindi ka talaga mamamatay. You will not surely die. Napaniwala na tayo sa mga ganong gulong ng kalaban sa hindi na, pag iyon ay ganap nating napabayaan, no, kahit na sabihin nating Kristiyano na tayo, pwedeng mawala yung kaligtasan na meron tayo. So dapat ingatan natin, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, ingatan natin na ito ay mawala pa dahil lang din sa kasalanan. Okay? So purihin ang Panginoon. So ang batas, ang kautusan, ang Biblia, ang nagiging objective test natin ng ating spiritual health. Tayo ba ay okay? Tayo ba ay well? Tayo ba ay good? Dito po nakasulat. At kung may nakikita tayo, kaya nga, dapat basahin natin ang basahin kasi baka may mamiss tayo. Kasi sinasabi na pala ang Diyos, may gusto na palang baguhin ang Diyos sa ating mga buhay ay hindi natin nagagawa dahil hindi natin binabasa. So dito natin makikita, ano yung expect natin mula sa doktor? Madiagnose tayo. No? Pag na-diagnose tayo ng Diyos na makasalanan, hindi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tayo ay handang tatawarin ang ating Panginoon. At pangalawang bagay, hindi matatapos doon sa diagnosis. Sabihin lang ng doktor sa'yo, yan ang sakit mo, umuwi ka na. No, hindi ganon. Pag na-discover na ng doktor kung anong sakit mo, dapat meron siyang nakaabang na management, na treatment, na prescription o gamot para sa sakit mo. Dahil yan ang sakit mo, ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Dahil yan ang sakit mo, ito yung mga hindi mo ba dapat ginagawa. Okay? So, nire-resetahan tayo, ina-advise tayo ng doktor. So, ganun din ang ating Panginoon sa Kristo. Right after na tayo may diagnose na sinner, meron din siyang ino-offer. Meron din siyang ino-offer na solution doon sa ating diagnosis. So, si Jesus Christ, hindi lang siya nagbibigay ng diagnosis sa atin. Ino-offer niya rin sa atin yung cure or yung treatment sa sakit natin. Dahil ikaw ay makasalanan at kung dahil ikaw ay makasalanan, ang lahat ng tayo nagkasala at ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. At kung hindi mo gagamutin yan, mamamatay ka. Ang second death ng spiritual death. Pero meron ako ini-offer sa'yo para hindi ka mamatay. Para hindi ka dumating o dumaan sa tinatawag na spiritual. Ang Diyos din ang nag-offer. Si Jesus Christ din ang nag-offer. No? Siya rin ang nag-offer. No? Ano yung offer niya? Yung kanyang sarili. Tandaan natin, ang Biblia ay hindi cure. Siya ay diagnosis lang. Dahil sa kasulatan, nalaman natin na tayo ay makasalanan. Pero hindi ang kautusan ang magkagamot sa atin, ang magliligtas sa atin. No? Dahil alam natin, ang kautusan binigay para makita lang natin, ma-realize lang natin, ma-accept lang natin na tayo makasalanan. Pero hindi binigay ang kautusan para sa kaligtasan natin. Na para tayo ay, pag sumunod tayo sa kautusan, tayo maliligtas. Sabi nga sa iyo kanina, hindi yan, alam ng Diyos na hindi yan, hindi tayo maliligtas dahil dun sa kautusan. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo na parito siya, hindi para alisin ang kautusan, kundi para tukdin ito. So yun. So ang binibigay ng Panginoon, ang offer ng cure ng ating Panginoon ay yung kanyang sarili. Okay, sabi ng Romans chapter 8 verse 2, for what the law was powerless to do, sabi naman, God did by sending His own Son. Naging powerless ang law, pero ang ginawa niya, ibinigay niya yung kanyang buong anak. So ang tanging cure, ang tanging treatment para tayo maligtas at matubos dun sa ating mga kasalanan, isa lang, isang daan lang, tanging offer lang ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Kristo. Siya lang ang magiging
gamot natin. Just try to imagine, ano, nabawa ikaw may cancer, pag sinabi mong cancer, walang solusyon, no? Walang gamot, no? Na di-discover para dito. Just try to imagine na meron kang ganung klase ng sakit. Tapos ngayon, bigla may mag-over sa'yo na ito, may na-discover na ngayon. Iisa nga lang na-discover na ito, magiging gamot, pag tinake mo to, mabubuhay ka. No? So, ganun din. No? Ang nung wala pa natin parang sa Kristo, ang buhay ng tao ay parang cancer na sa sakit na walang kapatawaran ng kasalanan, lahat ay tutungo sa kamatayan. Pero may biglang gamot na inoper ang Diyos natin. Ang dapin nyo lang ang aking bugtong anak. Yung pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo, siyang magiging gamot para tayo ay maligtas doon sa tinatawag na kapahamakan. Okay? So, minsan, ito na nga lang yung tanging daan. Ito na lang yung tanging gamot. Pero parang nag-hesitate pa tayo yung tanggapin. No? Ang Diyos na nag-offer, ang Diyos na ang nag-provide, siya na yung gumawa ng kaparahanan para tayo maligtas. Pero hesitant pa rin po tayo. Just try to imagine, ano. Binigyan tayo ng Diyos ng kagalingan, no? Kahit tatanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi lang yon, no? Sabi nga, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tumigil sa kanyang dugo doon upang ang ating mga sugat ay ganap na magkaroon ng kagalingan. Okay? Pero ang kagandahan nito, he's not just a good doctor. Bakit? Kasi siya, kakaibang doktor to. Kasi minsan ito, tingnan ninyo. Pag kayo lumapit sa isang natural doctor, definitely, magbabayad ka. Kung mas especially kung nasa private ka, nag-gastos ka. Magbabayad ka dahil sa serbisyo na ginawa ng doktor. Pero sa ating Panginoon sa Kristo, kakaiba, hinihintay niya lang lumapit tayo. Pero sa paglapit natin, hindi siya humihingi ng bayad. In fact, tinubos niya pa yung ating kasalanan. He himself paid the cost of his own life. Ibinigay niya pa yung kanyang buhay para sa atin. Para tayo magkaroon ng kagalingan, ibinigay niya pa yung kanyang buhay. Who is not just a good doctor na hinahanap natin. He's the best doctor. He's a powerful doctor, no? Talagang napakabuti niyang Diyos. No? Ibinigay niya yung kanyang buhay para lang tayo magkaroon ng tinatawag na kagalingan. So, napakagandang offer. Parang ang hirap tanggihan ng offer na ito. Walang ibang daan, walang ibang... Minsan kasi, ito na ang offer, pero wala bang iba? Minsan, may pinipili pa tayong iba na hindi naman makakasagip, hindi naman makakagaling sa atin. Pero yun pa rin ang pinipili dahil ayaw natin lumapit sa atin. Okay. Sa halimbawa rin siguro na pwede nating sabihin, yung pinakamagandang comparison na masasabi natin. Kino-compare ko kasi comparison sa natural, sa divine, or sa spiritual healing na ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Sa natural kasi, minsan ang isang tao, para mabuhay, kailangan mo ng tinatawag na organ donor. Especially kung meron pang dalawang kidney at hindi na functional yung kidney mo, para ma-extend lang yung buhay, para ka mabuhay, minsan kailangan mo ng donor. So yung isang tao na may dalawang kidney, kung i-donate niya yung kanyang kidney, buhay na siya, buhay pa yung taong isa. Diba? So, ibinibigay niya yung kanyang organ sa iba para lang siya mabuhay. Pero mahirap yung buti kung kidney donor. Paano kung heart transplant? Ibig sabihin, para ka mabuhay,
dapat merong pamatay. Ako ang ibig sabihin, para ka lang mabuhay, may isang mamatay at yung puso niya ay ilalagay sa'yo. Transfer sa'yo. So, ganun din sa ating puso. Ibinigay niya yung kanyang buhay para lang tayo mabuhay. Ibinigay niya yung kanyang buhay para matubos tayo dun sa kasalanan at hindi tayo bumagsak sa kamatayan. Ina-transfer ng Diyos spiritually yung kanyang puso sa atin, na yung puso natin na marumi, na yung puso natin na makasalanan ay maging malinis. No? So yung puso ng Panginoon ang inilalagay niya sa atin, ina-transplant niya. Pero kailangan mag-grease siya ng kanyang buhay para mangyari ang mga bagay nito. Nakita niyo yung offer ng Diyos, nakita niyo yung sakripisyo na ibinibigay ng Diyos. Ganyan kabuti ang good doctor na ito. Kaya siya tinawag na good doctor. Ganyan siya kabuti. Hindi na siya nagpabayad. Siya pa ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya mismo ang nag-offer ng kanyang buhay para lamang tayo, para maganap yung ating buhay. So yun po yung cure na ibinigkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lang po dyan nagtatapos. Meron pa siyang plus na cure sa atin. Ano po yun? Okay? Kung tayo ay natubos sa ating mga kasalanan at hindi na tayo napatawad na yung ating mga kasalanan, may tendency pa rin na tayo ay bumagsak ulit sa kasalanan. No? Pwede rin uli magkasala uli tayo dahil nandito pa tayo sa libutan, nandito ang kalaban, nandito ang tukso, may tendency pa rin tayo na bumagsak sa kasalanan. Pero meron tayong plus, additional na ibinigay sa atin ng Panginoon. So Kristo, after niyang mag-ascend sa langit, ibinigay niya ang banal na Espiritu. So ano magiging function ng banal na Espiritu? To give us power. So kung meron, so natural po, pag meron mga bacteria na pumapasok sa ating katawan na nagiging cause kaya tayo nagkakasakit. Kung may mga viruses na pumapasok sa ating mga katawan, no? Lumalaban po yung katawan natin. Kaya lang minsan sa sobrang lakas ng virus, sa sobrang lakas ng bacteria, hindi kayang labanan yung immune system natin. Meron tayong immune system na lumalaban sa mga bacteria na yan. So, pag tayo ay natalo ng mga bacteria, tendency tayo nagkakasakit, tayo nilalagnat, tayo nang hihina, no? So ganoon po. Pero ganda ng loob ng ating Panginoon, pinalakas ng Diyos yung ating, na tayo mga nangnalig sa ating Panginoon ay tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Siya yung power ng Diyos na nagagamit nating panlaban sa kasalanan, panlaban sa gawa ng kaaway. So, kumbaga sa natural, pinalalakas yung immune system natin. Kumbaga sa natural, pinaiinom tayo ng vitamins para mas malakas yung immune system natin. Kumbaga sa natural, nagpapabakuna tayo. Pinabakunahan tayo para pag dumating yung virus, kung pumasok man sa atin yung virus na yan, hindi magiging malala yung sakit natin. Hindi aabot sa kamatayan yung sakit na natin, no? May lumalaban sa mga viruses. So ganun din po sa spiritual. Yes, tayo ay nakaligtas sa mga virus ng kasalanan, pero salamat sa Espiritu ng Diyos na nagpapalakas ng immune system natin, na nagpapalakas ating katawan para every time na dumarating ang tukso, ito'y ating napaglalabanan. Siya yung gugulong sa atin. Siya yung nagsasabi, siya yung nagkukumbik sa atin na yan ay mga kasalanan dapat nating iwasan. Napagtatagumpayan natin. Okay? Kaya magiging malakas tayo, napagtatagumpayan natin ang offer ng kalaban.
Okay, so ganyan kabuti ang Panginoon. Tayo ay niligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na patawad sa ating mga kasalanan at nakaranas ng paglukob ng Espiritu Santo upang lumakas yung immune system natin spiritually, mapaglabanan ang tukso at ng sala. So, yun ang Panginoon. So ang anuman yung mga bagay na nararanasan natin, natin isipin, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Kristo Jesus. No? Ang pinakahuli na masasabi natin dito, lagi natin tandaan, pag lumapit tayo sa Diyos o lumapit tayo sa doktor, kailangan natin malaman yung ating diagnosis, number one, at makita natin kung ano ang treatment, kung ano ang cure doon sa na-identify na diagnosis. Pero bali, wala ang mga bagay na yan. Kahit alam na natin, na-realize natin na tayo pala ay makasalanan at nakita rin natin ang tanging daan ng kaligtasan ng Panginoon sa Kristo, nakita natin ang tanging gamot sa ating spiritual sicknesses and diseases ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Bali, wala po ang lahat niya yan kung hindi po tayo magre-responde ng tama. Ang ibig ko pong sabihin, ngayong alam mo na, ngayong na-realize mo na, ngayong nangusap na ang Diyos sa'yo, nalaman mo na ikaw ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At para hindi ka pumunta sa kamatayan, in-offer sa iyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi ka pa rin nag-responde ng tama. In-ignore mo pa rin. Iniisip mo pa rin na mas kaya mo pa rin. No? Hindi mo tinanggap yung offer ng kaligtasan. Maliwala yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Pero kung ikaw sa umagang ito ay kinonsider mo yung sarili mo na ikaw ay spiritually sick, mananampalataya ka man o hindi, kung ikaw ay mananampalataya, nakita mo na may pagkakamali ka rin, kailangan mo humingi ng tama. Alam natin ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Humingi tayo ng tawad, willing and very much willing siyang patawarin tayo sa lahat ng ating mga sala. Okay? Malaki man o maliit, hindi man kayang patawarin ng tao, Diyos kayang patawarin. Hindi tinitignan ng Diyos yung laki o liit. Tinitignan ng Diyos yung pusong mapagpakumbaba lumapit sa ating Panginoon. So yung response natin ang importante. Yung responde natin kahit tayo ay lumapit sa doktor. Sinabi ng doktor, ito ang sakit mo. Sinabi ng doktor, ito yung gawin mo. Pero hindi mo ginawa. Binigyan ka ng reseta, hindi mo binili, hindi mo ininom yung gamot. Useless din. Bakit ka pa nagpa-doktor? Ba? Kung hindi mo rin lang susundin kung ano yung advice ng doktor sa'yo. Ayun din sa spiritual. After mo malaman ito, handa ka bang i-submit, no, yung sarili mo sa diagnosis at tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan? At pagdating sa cure, tinatanggap mo ba yung gamot na ino-offer sa'yo ni Kristo? Yung isang gamot na tanging gamot na maaari lang makapagpagaling sa'yo, makapagligtas sa'yo mula sa kamatayan. Tanging gagawin lang natin, simply pray for a pardon to the blood of Jesus. And at the same time, receive His Holy Spirit. Na yun ang cure, yun yung sinasabi natin, kagalingan. Yun yung gamot, tanging gamot na makapagpapagaling sa ating kasalanan. So sa oras na ito, nangyayahan ko ang bawat isa sa isang panalangin, pero bago yan, alam ko na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Maaring yung iba sa atin ay
first time na nakapakinig ng mensaheng ito. Alam ko na nangungusap ang Diyos sa iyo. Kilala ka man namin o hindi, alam ko na ang Diyos ay hindi aksidente ang pakikinig mo ng mensaheng ito. Alam ko na inabuti, inalaw ng Diyos na marinig mo ang mensaheng ito upang makilala mo ang doktor ng iyong kaluluwa. Isang spiritual doctor na kayang gumamot, kayang magpagaling, na kayang magpatawad ng iyong kasalanan. Aiyahan ko po ang lahat, yung mga first time na nakapakinig, yung first time yung hindi pa nakakaranas ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, aiyahan ko kayo sa isang maiksing panalangin. Isang panalangin ng pagsuko, pagtanggap ng kanyang kasalanan at paghingi ng tawad dito, isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Pray ng Diyos tayong lahat ay lumako sa panalangin. Hallelujah. Manaming Diyos, sa oras na ito, narinig namin ang iyong salita. Nakita namin ang aming kondisyon, ang aming buhay. Lumalapit kami sa iyo, Diyos, pagkat nalaman namin na ikaw ang tanging daan, ang tanging gamot na makapagpapagaling sa ating spiritual na sakit. Panginoon, nakikita mo ang aking buhay, ako ay makasalanan, ako ay tinatanggap ko at inaamin ko sa aking sarili na ako ay nagkasala sa iyo. Nagkasala sa iyo sa isip, sa salita, sa gawa, o maging sa ibang tao. Noon, nalaman ko rin, inoffer mo sa amin ang iyong buntong na anak na si Jesus na magiging daan ng aming kaligtasan, na magiging daan ng kapatawaran ng lahat ng pamilyang sa magiging daan upang hindi kami mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon mo kami inibig, ganon mo kami minahal. Maraming salamat po, Panginoon. Pinatanggap namin ang aming Panginoon sa Kristo bilang aming Diyos, aming Panginoon at sariling tagapag. Kasi hindi naman tinatanggap din namin ang iyong Santong Espiritu na siyang patuloy na magpapalakas sa amin, O God. Na siyang magpupuro sa amin, Panginoon. Na siyang lalaban sa amin, laban sa tukso at kasalanan. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami palakasin, patibayin, at kaya mo, God, na maging ganap kaming anak ng Diyos, gaya ng sinasabi mo sa iyong salita sa John chapter 1, verse 12. At sino man sa iyo tumanggap ay bibigyan mo ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. At ayaw mo, God, na mailagay ako sa isang iglesia, sa lipunan ng mga mananampalataya sapagkat isa na rin ako sa mga mananampalataya. Maranasan kong ganap, Panginoon, born again experience at patuloy akong dumago sa iyong mga salita. Patuloy akong lumawak ang aking pananampalataya sa iyong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, salamat po, Panginoon, maging sa mga buhay ng mga mananampalataya na kumilala na sa iyo, tumawag na sa iyo, subalit pumapagsak sa kasalanan, nagkakamali, nagkakasala, nadudumihan, O Diyos, Panginoon. Hinihingi namin ang tawad ang lahat ng aming mga sala. So, kami man ay hindi pagganap, gawin mo kami ganap. Patuloy mo, sabihin sa amin kung ano ang iyong kalooban upang matubid namin, Panginoon, at ganap na matalikuran, ganap kaming mag-repent sa mga salang ito. Kung meron ba kami mga kasalanan na hindi po ganap na naisusuko sa iyo, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ganap na maisuko ito sa iyo, Lord. Hindi namin sa aming sarili, wala kaming kakayanan kung mapagtagumpayan ito. Pero dahil tinanggap ka namin, dahil sumasa amin ka, O Diyos, ito'y aming mapagtagumpayan. Hindi na kami lumakad ayon sa laman, hindi na kami lumakad ayon sa aming sarili.
bila lumakad na kami ayon sa pananampalataya, ayon sa iyong Spirit. Maraming maraming salamat po. Kaya hindi naman, O God, hallelujah, bilang mananampalataya, bilang mananampalataya, Lord, tinatanggap din namin ang aming role, ang in-expect mo sa amin, O Diyos, paano ang ating panunsog Kristo ay nakipasalamuha, O Diyos, sa makasalanan, ibig sabihin, inabot nila yung mga makasalanan. Hindi lamang kami nakikisalamuha doon lang sa mga matutuwid, O Diyos, kundi doon sa mga nadidiliman, sa mga binulag ng Diyos ng salibutan ito, sa mga dinaya ng kalaban, alaman nilang katotohanan, maliwanagan sila, at magamot sila sa kanilang sakit. Maraming maraming salamat po, Diyos. Umayan mo kami, ibigay mo sa amin ng pangyarihang kakailanganin namin para magampanan ng mga bagay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, at alam ko, God, na ngayon pa lamang, kumikilos ka na sa buhay ng iyong mga. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat sa mga bagay na ginawa mo at gagawin mo sa mga. Pagpalain mo rin maging yung mga nangangailangan, O Diyos, physical healing sa oras na ito. Yung mga tao, mga nabiktima ng COVID-19, O God, yung mga tao nangangailangan din ng physical healing, mental healing. Naguguluhan na sila, hindi na nila lang hanggang kanilang gagawin. Hindi na alam kung sinong lalapitan nila. Alam ko, Panginoon. Ikaw rin ang magbibigay sa kanila. Ikaw ang magpo-provide ng himala sa kanilang mga. Ikaw na mag-voting Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Niwala ako, God, na kung paano ka gumawa ng himala sa banal na kasunod. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya mo pa rin gumawa ng himala. Kahit yung mga naka-intubate, kahit yung mga nasa ICU na, ay kaya mo ibango mo sa pamamagitan. Maraming maraming salamat po. Sa paus na ito, lahat ng may sakit ay pinataas ko sa panalang sa isang doktor. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam mo. Maraming maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Dr. Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Ano na Jesus? Amen. Purihan, Panginoon. God bless you.